tinatanong sa atin, paano nga ba tayo makakapag-negosyo at paano nga ba natin may enjoy ang ating mga pang-Noche Buena, di ba, habang ginagawa natin, habang tayo kumikita. Ito na, narito tayo sa isang bahay sa Cainta, Rizal. At ito, ang kanilang negosyo ay hamon. Hamon, kasama natin ngayon siyempre si Sir Vincent Ben Cruz ng Ben Moss Artisan Meats. At mapakita natin sa inyo kung paano nga ba gawin ang ham na ito. Ang hamon nila ay special dahil injectable at saka meron tayong pineapple ham at strawberry ham. Umpisa natin siyempre habang ginagawa ni Sir Ben ang kanyang strawberry ham. Papakita ko inyo ang kanilang pineapple ham. Meron tayong injectable dito, brine solution ng pineapple juice, itong brown sugar at asin. At siyempre, kailangan talaga, huwag kayong magulat mga kapuso, talaga ini-injection na natin ang karne, ang baboy na ito, dahil kailangan nga manuot ang kanyang flavor sa loob, di ba, sa bawat muscle ng karne. Pagkatapos ng ating pag-inject ng brine solution, ay ilalagay natin ito sa ating boiler bag. Ito yung molding na sinasabi nila. Yung sa akin ay ang kanilang baboy, at nilalagay natin ng pineapple, crushed pineapple, para nga naman syempre may added din na flavor, di ba, ma-reinforce yung flavor ng pineapple. Yung kay Sir Ben naman ay ang strawberry ham, you know. Ito kailangan, sir, talaga strawberry talaga, hindi injectable, no? Yes, you have to. Yung medyo candied na strawberry. Candied strawberries ang ginagamit nila rito. But very interesting, di ba? Aside from our usual pineapple ham, meron tayong strawberry ham, di ba? Very, very unique yan, di ba, kakaiba? Pagkatapos niyan, ilalagay natin, yung isisil natin ito sa ating boiler bag. Ang boiler bag ay special dahil nga ito ay kailangan nating dyan lang ilagay, di ba, sir? Kasi yan ay pakukuluan natin kasama yung plastic. So, special ang plastic niya. At syempre, pagkatapos natin ilagay ito, isang linggo natin ilalagay ito sa freezer. At after 1 week, iaahon na yan at ilalagay natin dito sa ating kaldero at papakuluan natin yan for 1 hour, thereabouts. Yun. So nakikita ninyo yung boiler bag. Oh, careful, mami. Careful. Huwag ka marindi sa mundo ng showbiz, mami, ha? Baboy lang yan, hamon lang yan, careful yan. Safety first. Oh yan, yan ating hamon, one hour na pinapakuluan. Pagkatapos niyan, ito ngayon ang lutong version na yan ng ating hamon. Ayan, mainit-init pa. At itong strawberry, kita nyo, kasama na luto. At mabango. Mabango siya. Yun. So pagkatapos niyan, itong ating strawberry, babuksan natin yan, sir. Pag binuksan natin yan, you know, uy, lumalabas pa yung juices. You know. Sorry, I just have to do it kasi talagang mabango siya. Amoy mo yung karne at saka yung strawberry. Pagkatapos niyan, ito na, tayo ay mag-blowtorch na. Glazing na siyempre. Diba? Glazing ang kailangan natin dyan. Tapos, bubudburan natin ng brown sugar sa ibabaw. Diba? Para meron tayong added na caramel na flavor sa ibabaw niya. And then, kailangan natin itong i-blowtorch. Yun. Magaling ako ang blowtorch eh. Tapos, excuse me, sir. Yun. Sir, so, 350 pesos ang puhunan mo rito, di ba? Yes. Pag sinabi kong 350 pesos card, ang basic na puhunan, aboy, ano yung basic na puhunan na yun? Basic na karne mo is like for the 180 baboy, tapos the sugar, salt, spices mo, tapos the materials. Mm-hmm. So, usually, puro materials lang to. Okay, 350 pesos. So, kasi, meron ka na pwede nga mag-ano. Pero kasi, like, you have to remember, para maka-isang kilo ka na baboy, you have to start with 1.3. Yes. So, hindi siya 1 kilo baboy yung bibilin mo. Opo, pero to simplify, sa 350 natin, kasama rin yung karne na yun, tapos yung karne, basic ingredients, yes, at saka yung makakunti kagamitan lamang. Everything. Tapos, pag binenta ninyo, 750 ang first kilo. Yes. Alright, very good. Okay na na. Strawberry. Na strawberry ang lasa ng ating hamon. Di ba? Why not? Pineapple ham? Pag nagtanong sila, meron ba kayo ibang lasa dyan? Strawberry ham? Meron! But wait, there's more. Balikan nyo kami. Iba't ibang klase ng mga hamon, mga chicken na hamon. Papakita namin sa inyo. Back to studio!